All right, we're now joined by Senator Ronald Bato de la Rosa. He's the chairperson of the Senate Committee investigating the death of Jemboy Baltazar. Senator Bato, magandang umaga sa inyo, sir. Magandang umaga sa inyo, Karen, at sa ating mga taga-subaybay. Good morning to everyone. All right. Now, Senator, you were once PNP chief. Ang kwentong ito, hindi na po ito bago sa inyo. But based on what you've heard in the investigation, what was it? Was it just really carelessness, mistaken identity, policemen who were trigger happy? Ano ang natuklasan po ninyo? Well, so far, Karen, no, hindi pa tapos ang investigation. The investigation that was conducted yesterday was a very short one dahil nga naubos yung time namin doon sa killing nung Vice Mayor ng Apare Cagayan at saka yung kasamahan niyang lima. So short lang yung nakuha naming investigation, but it will continue on the next week, by Tuesday next week. Patuloy natin yan. Pero initially, ang nakita natin talaga doon is naging trigger happy itong mga police natin at talagang hindi na sinunod yung police operational procedure. So kaya nangyari yun. Okay. So I'm gonna read something off the Senate hearing. When you say trigger happy, lumabas doon, upon arriving at the scene, nung dumating sila, the policemen saw Baltazar and a friend, kaibigan niya. They were on a boat preparing to go fishing. And suddenly, the policemen just fired at them. Ano ba dapat ang standard operating procedure? When the policemen are out looking for a suspect, they see possibly two suspects on the boat. Hindi nila alam. Ano dapat ang nangyari? Well, meron sa police operational procedure, meron tayong tinatawag na force continuum wherein yung i-apply mo na force ay graduated, calibrated yung application of force. Kung hindi ka kagad gagamit ng baril, gamitin mo na yung pagsasalita at kapag hindi mo na-control through audio, ay gamitan mo ng pito. Yung alam mo pito, yung whistle. Whistle. Kung hindi pa rin makontrol, ay gamitan mo ng batuta to subdue him. At pinakalas na yung baril kapag ito'y lumaban, may baril at lumaban. Pero kung walang baril, bakit po babarilin? Oo. Kanting na tumakbo yung bata, tumakbo, kung sumibat yung bata, hindi pa rin dapat yung barilin. Oo. Habulin mo. Hindi bala ang papahabol mo, kundi yung paa mo ang maghabol doon sa bata. Dahil nga, for all you know, sabi nga nila, it was a mistaken identity. Yes. Sabi ko nga, granting na totoo yun, the real person, hindi mistaken identity, hindi pa rin dapat ninyo binaril. Hindi pa rin dapat binaril. Sabi okay. Nga, sir, hindi namin binaril. Ang binaril namin tubig lang. Yung tubig ang binaril namin. Parang warning shot sa tubig. Sabi ko kahit na bawal gumamit ng baril, bawal gumamit ng warning shot dahil hindi mo alam kung saan babagsak yung bala kapag ito'y pinaputok mo. Okay. Now, yung kaibigan ni Baltazar said, interestingly, of course, he was unharmed, but he claims they tried to surrender. Ito yung irony. He said they tried to surrender, but the officers kept shooting. In other words, if you have two suspects, right, or two persons of interest who are trying to surrender, and then you keep shooting, isn't that already considered murder? Ay, klaro murder yan. Klaro murder. Pero titingnan natin talaga ito yung totoong sirkumstansya, Karen, ha? Kasi sabi ng bata, hindi pa namin na interview sa committee yung si isa, si anong pangalan nun? Tony Boy. Hindi pa namin yung usap, ha? Pero granting yun ang kanyang allegations, ibabangga mo naman sa statement ng mga police. Ang sabi naman ng mga police, pagdating daw nila doon, wala, isa lang nakita nila, yung si Tony Boy lang, at wala si Jemboy. At yung nga, si Tony Boy daw ang gusto nilang bagwago nga statement. Si Tony Boy lang daw ang gusto nilang
tinatakot nila para hindi tumakbo. Kaya nagpaputok sa tubig yung police at lahat na sila nagpaputok, yung anim. That's according to the team leader, ha? At pinigilan yeah. niya, pahinto niya yung putok. So that was the initial statement na kuha natin. Hindi daw nakita si Jimboy, ang nakita lang si Tony Boy lang, at yun ang tinatakot na at gusto nilang hulihin dahil nga involved daw doon sa mga hold up incidents diyan sa Nabotas, yung pag-akyat ng mga truck na pinagnanakaw yung mga cargo, yun daw ang kuha nila, hinahabol. Kaya mahalaga ito kasi, if they were trying to surrender, kung tama ang kaibigan, and the police kept firing, and then Jimboy jumps sa river, diba? Tumalon siya. Para siya tamaan na nasa loob ng tubig, nasa ilalim, it means ang dami nilang pinaputok. Aminado naman yung kuan, aminado naman yung team leader na lahat yung anim nagpaputok. So you can just imagine, anim na pulis nagpaputok doon sa tubig. So malaki talaga ang tsansa na kung may tao sa ilalim ng tubig, tatamaan talaga kung ganun kadami nagpaputok, anim. So malaking tsansa na tatamaan yung tao sa ilalim ng tubig. Okay, now two questions more on this particular issue. The six police officers have been relieved from their posts, but they're not yet dismissed. Why is that, Senator? Yung nga, due process na naman, due process. Kailangan talagang dadaan sa due process yung kanilang administrative proceedings, no? Ganun talaga. Yan ang problema. Gaya nga, we are pushing for amendment ng RA 6975 wherein yung disciplinary powers ng disciplining authority like the chief of police, the provincial director, the RD, the chief NP ay dapat may power na pag nakita niya na gumawa ng kalokohan yung mga tao niya, pwede niya ikulong kaagad. Just like the military, yung ginagamit din kasi sa under the military law, pwede kaagad lang ikulong yung mga tao lang na gumawa ng kalokohan. Pero dito sa atin, sa PNP, dahil civilian in nature na, nawala na yung military characteristics natin, hindi na applicable sa atin yung military law, yung court martial, di ba? Civilian na talagang due process ang gagawin. So yan ang problema ngayon. So ito, I wanted to ask you, no, other than that amendment, for example, with the six police officers being relieved, does this mean tinanggalan sila ng baril? Tinanggalan sila ng badge? Ano ang situation? What does it mean for an ordinary citizen when it says in the news they've been relieved? Ano yun? Tinanggal sila sa kanilang pwesto, tinanggal sila sa kanilang unit, at nilagay sila doon sa Camp Crami under restrictive custody. Pero may baril pa ito, sir? I presume tinanggalan na yan ang baril. Pero hindi mo sila pwedeng pagbawalan magsuot ng uniforme dahil nga hindi pa naman sila natanggal sa serbisyo. Nasa serbisyo pa rin sila. So, pero yung baril, I presume tinanggal yun, kinuha yung baril nila. Okay, so overall, you have Senator Raffy Tulfo asking for a review of the manual, right? And the recruitment process, the training of our police officers. Nakikita mo ba, Senator, na yun na ang problema? Actually, hindi na kailangan i-review yung manual. Andiyan na yun, napakaganda, beautifully crafted yung manual. Yung kanya mga legal basis, constitutional basis ng manual na yun ay na talagang anchored properly. Problema nga lang, yung pagtuturo, ang tanong ko dyan, yung pagtuturo doon sa training center, yung pag-take up nila ng public safety basic recruit course ng mga police na pagpasok, yung subject matter ba about police operational procedure ay talagang dinikdik sa kanilang utak, inidoctrinate ba sila ng gusto about police operational procedure. Otherwise, kung hapyaw lang yung pagtuturo doon, ay ganun talagang kalalabasan ng police trigger happy, hindi ino-observe yung police operational procedure. Okay. So, ang pag-training lang, doon natin tayo magpo-focus sa pagtuturo, kung naturuan ba sila ng gusto. Okay, now this is a more practical question and I wanted to ask you, could it be
partly also, I mean, baka matawa kayo sa tanong na ito, partly the reason why police officers, parang ang ginagawa muna bumaril, is because they're not healthy enough or physically fit enough to first chase a suspect. Kasi technically, ang sinabi niyo muna, databulin. Yun ang sabi mo eh. Dapat Karen, nabulin mo muna, go on foot. Oo, pwede. Baka mamaya sabihin na, tamad na silang tumakbo dahil ang lalaki na ng tiyan nila. Isip ko lang. Bala na lang ang papahabulin. Pero Karen, out of the six, no? Dalawa doon ay mga SWAT members. Ah. At ang SWAT members ay physically fit yan sila. Alam natin, magagaling yan, matitikas yan na polis. Eh, bakit pa sila sumama sa pagpapaputok doon sa tubig? Eh, mga SWAT, alam natin, disiplinado dapat yung SWAT pagdating sa pagpaputok ng baril. Dahil, highly trained yan sila eh. Pero ang tanong, bakit sila, yung unang nagpaputok yung hindi SWAT, yung si Malimban ba yun? Yeah. Yeah. Bakit? Oh, yeah, bakit sumunod pa sila nagpaputok? Eh, yun na, may tinamaan na. At, Tinanong niyo po ba doon sa mga miyembro ng SWAT? Because you're right, Senator. You would expect that the SWAT team members, technically that they're of a higher caliber eh, yes, in terms yes. of training. Anong sinabi nila, sir? Hindi ko pa natanong, Karen. No? Oh. Hindi ko pa natanong dahil sinuspend ko yung hearing kahapon kasi mag-start na yung aming session. Na-short kami ng oras. I will... ask that question when we come back Tuesday. Okay. All right. I know that it's still the beginning of the investigation, but ano ang inaasahan yung kalalabasan nito, sir? I'm curious, do you want them dismissed? Do you want criminal charges filed against these officers? Not only criminal charges, including administrative cases must be filed against these people. Para hindi pamarisan nga, yun nga, kung pabagal-bagal tayo pagdisiplina ng ating mga tao na nagkamali, ay nadami yan, mga ganyan. So dapat it will serve a lesson to every policeman na yung baril ay dapat gamitin yan last resort. Hindi yan gagamitin sa mga as you wish, according to your whims and caprices. Kung kailan nyo gamitin yung baril, gagamitin nyo. So, okay, here's another question. You did advocate, I remember, this was for drug raids, the use of body cams, right? Yes. When for drug raids specifically. But we know in other parts of the world, even police chases, may isang police in the team who is usually wearing a body cam. But is that something the Philippines can afford? Well, we can afford that slowly, no? Gradually, hindi naman kaagad magbili tayo ng lahat ng body cam para sa lahat dahil hindi kaya ng budget ng PNP. So sabi ko nga sa kanila, every budget hearing, yan kaagad ang tinatanong ko, ang punto na in-emphasize ko, o may naka-allocate ba dito para sa body-worn camera? Alam ko mayroon na silang nabili. Hindi pwede gawing rason yung... wala kaming body on camera dahil nabutas police station is within NCR at priority lagi ang NCR pagdating sa logistics ng PNP, because this is the seat of government. What is happening in NCR is happening in the whole country. Yun ang assumption ng tao eh. Kung ganun abusado yung mga police natin dito sa NCR, ganun din kaabusado ang tingin nila sa lahat ng kapulisan. Kahit na mabait yung mga police probinsya, madadamay. So, priority sila sa logistics, pagdating sa logistics. Plus the support coming from the local chief executives, from the local government. Eh, malalakas ang ating mga LCEs dito mag-support sa ating mga kapulisan. So, hindi na pwede gawing rason yan na wala kaming issue na ganun. Alam ko, mayroon na nakadistribute yan. So, dapat gamitin nila yan. Okay. All right. Let's move on now to another issue. Also big news. Before you retired as PNP chief, you were the head of the Bucor Corps. And what is incredulous at this point is the story of an inmate. Itong si Michael Catarroja. For those who are unfamiliar, inakalang patay siya. It turns out buhay siya. It turns out tumakas.
nasa maximum security ito, and ngayon even ang kwento ng pagtakas niya iba-iba. That is what's surprising. All right, Senator, when it comes to Michael Cataroha, let's start first with this, no? He claims that he clung under a garbage truck. Sumabit daw siya. The other story is he casually walked out with visitors. What do you think really happened? Well, kahapon ka rin, no? I was not able to attend the hearing ng Committee on Justice ni Senator Tolentino doon sa Bioko dahil conflict sa schedule ko sa aking committee rin. May hearing ako. But nung pagbalik na pag-start ng session namin, tinanong ko si Senator Tolentino, ano talaga tol ang final version nung Great Escape? Anong final version ng The Great Escape? Isabi niya, ayun daw talaga, yung sumakay sa ilalim ng truck, sumakay sa ilalim ng truck nung basura. Mm-mm. So, yun daw ang version talaga. Even me, nung first hearing namin, hindi ako naniniwala na nakalayas. Because considering that is maximum security compound, yeah. I don't believe na may makalayas dyan. Ang unang assumption ko is talagang pinatay ito. Kasi yun nga, sabi lang, may mga aso daw na yun na pina-smell na aso, yung katawan, may mga leads daw na ganun. So naniwala ko na hindi nakalayas. Pero it turned out na talagang nakalayas pala talaga. Yeah. So, yeah. It put to question the system, yung security systems na ginagawa ng National Beloved Prison, no, sa lalo na sa maximum security compound. That's a mortal sin. Pag mayroong nakalayas from the maximum security compound, mortal sin, and heads must roll. Pwedeng nangyaring pabayaan ganun yan. Uh-oh. You've called this a mortal sin, and you also want the officers liable for what you described as this unacceptable escape. Kumbaga, may mga escape na posible, pero ito para sa iyo, unacceptable. Kasi nga, maximum security. So right now, you have 15 prison officials relieved over the escape, but you have been Bucor chief. Senator, what is really the bigger issue? Right? Kasi ilang taon na ito, palaging pinag-uusapan ang problema sa Bilibid. The bigger issue, I said it before and I'll say it again, the bigger issue is kulang sa pagtingin yung ating gobyerno dyan sa problema ng corrections. Ganun talaga, pagdating sa pundo, alam mo, yung ating maximum security compound was built before the American regime, no, at ngayon nandiyan, buhay pa, the same infrastructure, hindi na improve, patagpi-tagpi lang yung improvement dahil walang pundo. Meron tayong ginawang batas na to establish separate correction facility for heinous crime convicts. Na matatawag natin at per our own standards na sana world class, yung state of the art na facility in a secluded area. Pero I don't know kung may ginawa na ba sila, inimplementa ba nila. But it's also the fact that Bilibid is overpopulated. You said that yourself, right? Yes. Even General Katapang says that. Yeah, overpopulated talaga, pero granting na overpopulated sila, hindi pa rin rason yun na makalayas. Hindi pa rin rason na makalayas yan. Overpopulated, yes. Kaya nga naglipa na yung mga kubol dyan. Dahil nung ako, during my time, yung mga kubol dyan na existing, nung binisita ko, nakiusap yung mga preso na huwag mo nang gibain, sir, dahil wala kami matulugan dahil overpopulated nga. Kung gibain muna yung kubol, kuhan nila yun, coping mechanism na yun para kahit na may matulugan man lang sila paggabi. Kung gibain mo yun, lahat sila doon sa kalsada matutulog dahil punong-puno na talaga yung mga silda. So, nag-exist yung mga kubol. Pero tama yung ginawa ni General Katapang ngayon na pinagtatanggalan niya ng wall. Yung bubong, okay lang yun. Tama yun, para may shade sila. Pero yung tanggalan ng wall para
walang mangyayaring krimen sa loob ng mga kubol, tama yun, at hindi magiging exclusive sa mga mayores, sa mga busyo-busyo ng mga gangs diyan sa loob ng Bilibid, yung mga kubol. So open, so transparent, nakikita. Tama yun, I support that. Okay, my last question, babalikan ko lang yung kaso ng Navotas teenager na si Jemboy Baltazar. You being once PNP chief, just to close, are you satisfied with the performance of the present PNP chief? What would you want to see with the PNP today? Well, I'm quite satisfied, to be honest with you. To be honest with you, as far as the chief PNP is concerned, I'm quite satisfied sa kanyang ginagawa. Hindi lang siya maingay, pero marami siyang ginagawa, alam ko. And I know what he is doing. So, I'm quite satisfied. Hindi mo man talaga ma-perfect yan kahit na gaano kakagaling pag merong tao sa baba. Na that's the PNP is 300 plus thousand na organization. Isa o anim lang na namamaril sa tubig dyan. Masama na kagad ang buong PNP, madadamay. Pero overall, I'm very much satisfied with Angel Acorda. He's doing well with his job. Okay. All right. I think that when we have you back on the program, because we don't have enough time, we can talk about another issue that's close to your heart, which is there's a UN drug report that shows a sharp rise in drug users in the Philippines. This was based on a June 2023 report coming from the United Nations. Naniniwala ba kayo doon offhand sa report na yon ng UN na tumaas ang gumagamit ng droga sa Pilipinas? I don't need the UN to tell me that tumaas ang drug using sa Pilipinas. Tanungin mo lang yung mga barangay kapitan, yung mga mayor. Sila na mismo nagsasabi, kahit hindi ka magtatanong, sila na mismo nagsasabi, sir, andyan na naman problema. So given with this report, you're still satisfied with the PNP chief's performance? Yes, overall. Maganda yung mga programa niya. It's just, alam mo na, kanya-kanyang diskarte yan, how to solve the problem. Hindi mo rin masabi na natutulog sila pagdating sa droga. Malalaki naman yung kanilang mga nahuhuli. Mayroon naman silang mga huli. So, okay yun. Still, I'm satisfied sa kanyang ginagawa. Okay. On that note, I want to thank you for joining me today, Senator Ronald Bato de la Rosa, as always, sir. Thank you. Thank you, Karen. Thank you. Salamat. Okay. Good luck po sa hearings at lalo na sa budget hearings, sir. Yes. Okay. Salamat. All right.